kang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso, isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kaganda kang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbaksak mo ay ang bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami, kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Maguugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila
at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniimbis. Ipinabababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa batis ng Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos na ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas.
Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi nating good morning. At mga kapatid, minsan pa, sama-sama nating papurihan at pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na morning clap para sa Kanya. No? Tayo po ay nasa Biyernes, sa ikatlong linggo, napakabilis, ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. Alam niyo po, last Sunday, March 5, tayo po ay nakapagbigay ng relief, ng donasyon, ng ayuda sa mga kapatid nating dumagat sa Dingalan Aurora. Sa pakikipagtulungan po yan ni Father Manny Leiran, ang parish priest ng St. Patrick sa Dingalan Aurora. Nagdala tayo ng ayuda. 500 kung hindi ako nagkakamali. Tapos may nagtanong sa akin dito, bakit Father? Bumagyo ba doon? Lumindol po ba doon? Mga kapatid, ang tingkad ng sikat ng araw, ang init ng panahon nung dumating kami doon. Alam nyo, isa sa mga hindi ko makakalimutang sagot. Sabi sa akin, Father, salamat po. Mainit, walang bagyo, pero nandito kayo, nakaalala kayo. Alam niyo mga kapatid, hindi natin kinakailangang maghintay ng bagong kalamidad at delubyo bago natin sila maalala, bago tayo makapagbigay ng tulong sa kanila. Sa totoo lang po, ako, lahat kaming mga pari dito sa Quiapo, kami ay tumataba ang puso, kami ay humahanga sa mga buhay na kabutihan, ang mga buhay na debosyon ninyo sa dumadaming dumarating pangtulong donasyon pag kayo ay pumipila doon sa may tapat ng Social Service Office diyan sa may Benedict Building, makikita ninyo ang sinasabi ko, ang buhay na debosyon ng bawat kadiboto ng Poong Nazareno. Kahit walang announcement, dumarating ang tulong. Palakpakan natin ang bawat isa sa ginagawa ninyong pagbibigay. Maraming maraming salamat. Alam niyo mga kapatid, tamang-tama ngayong Kwaresma. Malaking tulong sa ikaliligtas ng kaluluwa natin. Malaking tulong sa ikaliligtas ng buhay mo, ang kakayahan mo, ang kagustuhan mong tumulong sa kapwa. Maniwala kayo. Huwag niyo na po masyadong pinagpapapansin. Huwag niyo na masyadong pinakikinggan yung mga magsasabi, pakitang tao lang yan. Akala mo kung sino. Huwag niyo na masyadong pinag-iisip yon. Pag nalaman nila, pag nakita nila, tumutulong ka, nagbibigay ka, pupulaan ka pa, sisiraan ka pa.
Minsan, yung mga taong walang binibigay, siya pang napaka-ingay. Malaking tulong sa kaligtasan ng tao. Tandaan ninyo, sa tatlong baha, tatlong haligi ng Kwaresma, naalala po ninyo, three pillars of Lent, prayer, fasting, ano yung pangatlo? Almsgiving. Pagbibigay, paglilimos. Hindi na tayo dapat nakikilala lang sa pagsamba sa Diyos sa tulong ng mga imahen at larawan. Hindi na tayo dapat nakikilalang Kristiyano lamang sa pagsamba natin sa Diyos sa tulong ng mga imahen at larawan, kundi sa ginagawa nating kabutihan. Kaya ano ang sabi ng Panginoon sa unang pagbasa natin ngayon? Pakinggan natin mabuti. Lumayo ka sa mga bagay, sa mga pag-iisip, sa mga gawain na tutukso sa iyo para umasta ka, para kumilos ka na parang Diyos, o mas mahalaga ka pa sa Diyos. Iwasan mo yung mga nagjudyos-diyosan. Iwasan mo yung mga bagay na magtuturo sa iyo, nagagawa sa iyong parang Diyos-Diyosan. Naalala ko, ito gustong-gusto kong naikukwento. May isang pare, isinama ho yung kanyang seminarista sa isang remote area, sa isang mahirap na lugar, sa squatter area. Dadalawin ng pare yung balo noong namatay na binasbasan niya, yung seminarista medyo maarte. Isinama nung pare, ang kinamatay po noong mister nung balo ay tuberculosis. So ngayon dumating sila, pagdating nung pare sa seminarista, nagulat yung balo. Sabi ng misis, "Naku father, buti naalala mo ulit ako. Buti naman napadalaw ka. Pumasok po kayo father. O father, magmeryenda muna kayo." Now, sometimes, the poor people are the generous people. Binigyan sila ng pagkain. Binigyan ng inumin. Alam niyo po yung inumin nila, hindi kagaya yan sa ibang bahay na iba yung pang kape, iba yung pang juice. So ang binigay sa kanila soft drinks, pero nakalagay sa mug. So yung may tangkay. So yung pare, kain, inom. Yung seminaristang medyo maarte, hindi makainom. Hawak-hawak lang niya yung baso, yung mug. Sabi ng seminarista, "Naku, baka ito yung baso nung namatay. Baka mahawa ako." Kaya ginawa ng seminarista, pinihit niya, "Naku, baka dito umiinom." Alam niyong ginawa niya, itinapat niya sa bibig niya yung tangkay. So nakaturo sa bibig niya yung hawakan. Sabi niya, "Siguro naman, hindi dito umiinom yung namatay." Kaya ininom niya. At habang umiinom siya, sumigaw yung anak ng balo, "Nay, parehong-pareho sila uminom ni tatay." Nadali. Minsan ipapahamak ka ng kaartihan mo. Feeling mo, ibang-iba ka sa iba. Huwag kang mag-Diyos-Diyosan. Likas man sa ating mga tao ang alamin, ang piliin, ang pinakamahalaga sa mundo, hindi pa rin ito magiging sapat kung ang kapalit nito ay ang oras at atensyon mo para sa Poong Nazareno. Likas sa ating mga tao, ano ba yung pinakamaganda? Ano ba yung pinakamalaki? Ano ba yung pinakamahalaga? Likas na sa atin. Hindi ka naman pipili, di ba, ng pinakapangit, ng pinakamaliit, ng pinakaluma. Ang madalas na hinahangad natin, yung pinakamahalaga. Pero huwag mong kalilimutan. Huwag mong ipagpapalit ang oras at atensyon mo sa Poong Nazareno sa anumang kayamanan
ng mundo. Amen. Matuklasan mo man ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, mawawalan ito ng saysay at kahulugan sa oras na ginawa mong panghuli o kahit pangalawa ang Poong Nazareno. Kaya ano ang sabi ni San Marcos sa Ebanghelyo natin ngayon? Mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso. Hindi pwedeng medyo mahal mo lang ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong pag-iisip. Hindi pwedeng kapag magaling ka lang, malusog, masaya, kapag blessed ka lang, naaalala mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong kaluluwa. Hindi pwedeng kapag may sakit, kapag nauubusan ka lang, kapag nangangailangan ka lang, naiisip mo ang Diyos. At mahalin mo ang Diyos ng buo mong lakas. Huwag mong antayin na kapag nag-retire ka na, kapag matanda ka na, saka ka magsiserve sa simbahan. Gamitin mo yung mga muscle mo. Gamitin mo yung lakas na meron ka pa ngayon. Ang dami-daming mga may sakit na siguro nanonood ngayon sa atin, kasama natin online, gusto nilang magsimba, gusto nilang mag-serve. Ikaw ang lakas-lakas mo pa. Gamitin mo yan sa pagtulong mo sa kapwa. Gamitin mo ang lakas na meron ka pa sa mabuti at tama. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong araw na ito, sa pagsisimula ng araw na ito, ialay natin ng buong buo ang sarili at buhay natin sa Poong Nazareno. Sa ang tunay na magpapatakbo, sa ang tunay na dapat masunod sa buhay natin. Tandaan natin, kulang ang lahat sa atin kung wala ang Panginoon. Huwag mo siyang gagawing panghuli ni pangalawa. Una at higit sa lahat, ang tunay na magliligtas sa iyo ay hindi lamang pagdarasal, hindi lamang pagbibigay, kung hindi ang pag-aalay ng buong-buo mong pagkatao sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig ang lahat at ang Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Ang ating pong itutugon, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atinawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atinawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw sa Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan.
habang ipinagdarasal din po natin ang mga kamag-anak, ang mga kaibigan natin na ipinangako nating ipagdarasal natin. Ipagdasal po natin ang mga nawalan ng bahay, hanap buhay, dahil sa iba't ibang kalamidad, trahedya sa ating bansa. Gayon din ang mga kababayan natin na sa ibang bansa't nagtatrabaho, alang-alang sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, tulungan mo po kaming ibigin ka at ang aming kapwa nang walang hangganan, katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang dala ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama. Sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawain binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito,
Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilihod po ang lahat. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Aruwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Lagi nating tatandaan, higit sa anuman at kaninuman, ang Diyos ang tunay nating kailangan. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Kaligtasan.
sanang lumayo sa aking pastulan. Ako ang iyong pastol na nagmamahal sa'yo. Mainam ang aking handog na batisan. Ang buhay ko'y kaloob alang-alang sa'yo. Alang-alang sa'yo. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo po sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay, pawang binutasan ang mga buto ng katawan ko. Sa masid ay masisiba, mabibilang. Amen. Tumayo po ang lahat. Muli po, kasabay ng pasasalamat namin sa pagsisimba ninyo, ay ang walang sawa ninyong pagbibigay ng inyong tulong donasyon para sa ating mga programa, lalo na sa mga kababayan, kapatid nating higit na nangangailangan. Ang mga may sakit, ang mga walang pampaaral, ang mga nasa ospital, ang mga nakabilanggo, ang mga katutubo, at iba pa nating mga kapatid na nangangailangan. Sa kabila ng inyong mga sariling kakulangan at pangangailangan, salamat po at naiisip nyo pa rin gumawa at magbahagi ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbalik ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin
at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.